marketing professional. Sorry sir, may hawak akong food. Hindi naman matagdag guys, hindi naman matagdag. 2003, Toyota Vias. Bako sa gitna. Pasok, kasha. Kasha. Na kami oh. Yeah. Off-roading. Yeah. Okay guys, so we are going to Nissan to test drive some vehicles. Anong vehicle ang gusto mo ma-test drive dun? Gusto ko yung Almera. Almera Turbo? Yes! Almera Turbo! Almera Turbo. So if you have not yet subscribed to our channel, please subscribe and hit the notification bell para naman aware ka pag may bago kaming videos. Also, we are inviting everyone to the ESC at Philippine Arena on October 30. It's a very big car meet. It's around 1,000 cars. So it's going to be a historical event. So I suggest you and your family drop by and hang out a bit and, you know, unwind and relax from the hustle and bustle of the city. So also we have new merches available. Like this cap that I'm wearing, it's the ESC camouflage trucker hat. So this can be purchased online. You can message ESC Allen or Top Spec Allen to order this amazing and beautiful cap. Nakalak! Ba't ganun? The all new 2003 Toyota Vias. Ano nga no? Ito yung lobo. Smell it. Mmm! Amoy goma. Uy! Ano yan? Ba't yung lobo siya? Hi, what's your name? Joy, sir. And you are a? Marketing professional. Sorry, sir, may hawak akong food. And will you give me some of that? Yes. Dead joke lang. Kasha, ha? Welcome to tours. Hoy, paa. Kasha. Hoy. Kasha, pasok. Alonso, come inside. Anong ginagawa niyan dyan? Na-adjust yung sinupuan. Wow, na-adjust yung ano, yung... Second row. Second row. Ang galing. Tapos na ito. Paano ito? Center lock. Center lock. Center of attraction. Ano lang? Sa power wise. Ay wow! It's foldable. It's like a Rolls Royce. Oo nga. Ano yun boss? Power wise, hindi naman siya super lakas. Hindi rin naman mabagal. Tamang-tama pang ano lang. Mga quick getaway ng family. Tapos pang grocery. Matipikal ano. Sabi nga sa Nissan Philippines, parang soccer mom car daw yun dati. Oo, soccer mom car talaga. Boss, matanong ko lang. Yes. Ito yung isa sa mga pinaka-importanteng tanong nowadays. Ilang kilometer per liter? Ayun, so, si Prosure kasi, meron kasing difference eh. Si Prosure kasi, ang sinasabi sa amin, is parang 12 to 14 kilometers per liter siya. City. So kami, actual na, madalas namin siyang gamitin, Pakit ng Tanay, City Driving, Province. Nag-average siya ng ganun, mga 11 to 13. Pwede na. Para sa 1.5 gasoline engine. Yeah, so, pero depende pa rin syempre sa ano, sa driving habits, yun yung pinakamatindi doon. Oh, hindi naman siguro ito hahataw-hatawin kasi van to eh, di ba? Anong kategory to? Mini SUV, van? Parang sa crossover pa rin siya. Ah, ano? Crossover pa rin pala to. Paano crossover? More on ano pala siya, sorry. Nasa APV siya. Ang alin, all-purpose dinner. All-purpose dinner? All-purpose dinner. Yeah! Woo! Amazing! Smoke him! My back kicked him. Ayun lang. Para pansin natin pag ano,
Maingay na siya, pero... Oh, meron pa oh. May bumibigay, binibigay pa, may binibigay pa guys. Sus, napapasmoke em tayo. Guys, nagte-testing lang kami ha, hindi ano to? Test drive. Pero hindi kami yung nagda-drive. Kasi yun, naka-electronic power steering na rin. So, mas magaan. May Apple CarPlay yan? Wala siyang ano. Typical Bluetooth lang siya pare. Saka mirror link. Ah, mirror link. Mirror link. Bluetooth connect. Eto, hindi sa ano. Namumuna ako. Sure, sige. Bakit yung aircon hindi auto? Siguro parang minatch pa rin nila talaga sa price na medyo. Siyempre si automatic climate control. To be honest, medyo mas high maintenance siya pag tumagal. Pag nasira. So sinisan ever since parang napansin yun hindi ganun ka in grande sa features. Kasi more on ano sila, sinisave nila yung cost of ownership ng mga sasakyan nila. Usability. Tsaka usability. Yes. Itong dashboard niya, plastic, no? Yes, oo. Plastic. Pero, ano bang tawag sa ganyan? Leather look? Leather wrap. Leather wrap. Parang gano'n. Kamusta ang ano niya dyan? Seating experience? Ikaw, Okay lang. Actually, okay siya pang long drive dito. May cup holder. May seatbelt. Kamusta kung matagtag o hindi? Matagtag or not? Hindi, wala. Okay nga eh. Okay na, okay. Yeah. Start pala siya, no? Nga pala, no? Ano yan? Kuya! Itulak. Paano yung i-start? Push start lang. Ilang taon na kayo sa industriya ng pagbubuksan ng sasakyan? 2013 pa. 2013. Tapos anong ginagawa niyo pag binubuksan ng sasakyan? Pag binubuksan? Oo, kapag push start. Push start o push start? Push start lang. Push start lang. Ayun. EPS ano? Parang mirage ano? Parang mirage ano? Parang manibela, hawig sa manibela lang. Oo nga eh. Parang mirage nga yung manibela. Dinagdag lang tong steering wheel controls. May steering wheel controls din yung mirage and expander pero iba. Tapos ang nadagdag dito I think, ito nga yung V design. Ito. Yung may na-highlight ni Nissan. Ano sabi ng V design niya? Parang naging trademark lang, lahat ng grill namin parang may pag-V effect siya. Lahat sa Nissan Kicks, sa Terra, sa Kasan. Parang naging trademark design niya ni Nissan. Yun. Tapos may eco mode pala to. Parang ano siya eh, yung ina-assess niya yung driving ano mo. Ah, okay. So may eco score. Ah, yun, parang ganun parang, siya. Parang ano, parang sa Mitsubishi nga, sa Mitsubishi na depende na. Sa apa kung saan ang ilaw yung eco light. Kasi itong part na to, hawid ng... Expander. Actually, may tropa kaming naka-expander din. Parang parehas na. Yung upuan nito, nag-iba by orientation? Parang ganun din. Tapos naiiba, may iba, lahat, ganun. Pwede, parang marami siyang ano, depende sa lifestyle mo kung ano yung ayos ng upuan. Tapos parang may taguan ng sapatos sa likod. Not sure kung may... Yun ang not sure ako kung meron din si expander. Meron niya yata. Na parang lalagyan ng sapatos. Parang 3 pairs ka siya. Ano yun? Yung parang tray? Parang tray. Okay. Tapos meron din dito mga lalagyan ng... Sa ilalim ng upuan. Hindi na makita. Hindi na makita. Yung windows niya, automatic. Naka-ano naman siya. Tapos naka-power fold siya. Yung pag in-alarm mo, or nilock mo yung ano, nagpo-fold yung... side mirrors. Tapos pag unlock mo, mag-unfold yung mirror. Yung mga ilaw nito, kuya, LED na? Hindi pa. H4 halogen ako. H4 halogen. So, same din nung sa expander. Isang important question with regards dito sa Livina, no? Okay. Kaya ba ito umakit ng Baguio? Hindi ko pa siya actual na naakit ng ano, pero based sa yung pag-assess namin ng power niya, kaya naman. Kaya naman. Kasi Thunderbird na tanay, kayang-kaya naman yan. Ay, isang magandang question din dahil sa mga safety questions sa mga ilang airbags tong
1,000. Ano siya bale, dual airbags lang siya. Dual airbags. So, sa harapan na... Safety features, may VDC siya. Parang traction control. Oh, vehicle talaga. Dynamic control lang. Tapos, typical ABS, which is halos standard na sa mga sasakyan ngayon. Front and back ABS? Sa front lang. Front lang. Yung rear nito, drums. Drums pa siya. Okay, okay. Electronic throttle? Yes, electronic throttle na to. Eh, same lang yung throttle body niya sa 3A92, yung sa Mirage. Tapos, ano? 3-cylinder to? 4-cylinders to. 4A92 naman to. Tapos, meron Twitter, no? Ano account? At Tusog TV! Ah, alam niya. May engine cover ba to? Engine cover... Yung sa may hood or yung... Sa ilalim. Yung sa hidden, hood insulator? Hindi, sa ilalim, ilalim. Sa ilalim ng hood mismo? No, sa may... Ilalim ng engine, sa may oil ano pan. Siya, hindi siya... Parang splash guard? Wala siyang ganun. Kita yun sa ilalim eh. Pag baling sa ano, kita yung... Kita mo yung sahig, ganun? Kita yung sahig. Parang Mitsu mga ganun din, ang style. Same lang sa Mitsubishi. Tapos kailan to in-official release dito sa Pilipinas? Parang last month siya na official release pa lang. Bagong-bago lang. So compared sa lumang Livina, 1.8 pa kasi engine ng lumang Livina eh. So medyo hinabol nila yung ano, fuel economy. Ginawang 1.5. Tapos, MIVEC naman, so may extra push or extra power naman siya. Hi Adrian. Promo, wag na. Kasi, bye-bye ba? Bonnet! Ergonomics, no? Pang tablet at saka pang ano, price policy kami. Pero syempre, nag-offer kami. Kasi kabila, wala tabla. Wala. Pero okay ito, nakagla. Pero ang galing yung... At saka lapad, oh. Pwede maging captain, no? Captain seat. Parang captain seat din talaga, pag inatras mo ng todo. Oo nga, no? Oo. So guys, this car is pwedeng-pwede sa mga lolo and lola na may driver. Or sa mga nanay na bumibili ng mga malalaking bagay sa Taytay Market, mga ukay-ukay, ganun. Kasi nauhiga-higa daw yung mga upuan. So mamaya tatestingin natin lahat yan. Yung mga orientation at ano ba tawag sa ganun? Porma ng mga seat configuration. May level 1, may level 2, may level 3. Oo, mga configurations ng upuan. Pero in all honesty, no, ang luwag dito sa likod. Actually, I can go to Baguio or I can go to Vigan in this car na nakaupo ako sa pinakalikod na row. Tsaka di siya matagtag. Oo, may cup holders. Kompleto! Tsaka hindi ka malalobat. May charger. O kulang na lang. Ihian na lang. Pwede na ako tumira dito. Diba? Ang ganda. Maganda siya. Tapos may, nung inapakan ni Kuya, may power din. Meron din. Pero syempre, you don't expect na parang GTR, no? Pero okay din. It gets you to, ano, kapag inapakan mo, may bibigay din siya. And most especially, ang maganda sa Livina na to, though it's very basic and everything, no? Maninipis yung mga bagay-bagay. Ang pinaka nagustuhan ko sa Livina na to, hindi siya masyadong matagtag sa likod. I'm not sure kung dahil bago lang yung auto or ano, pero it's pretty comfortable, di ba? Saka hindi naman maayos yung ride. Ito, off-road na kami, oh. Yeah, off-roading. Yeah. Hindi naman matagtag, guys. Hindi naman matagtag. Hindi naman matagtag dito sa likod. Oh, mga wooden trims siya, hindi lang halata sa video. Ganda ng accent trims niya dito. Okay, main question, Kuya. Okay. Ito bang Livina, pag nasiraan ako ng axle, may pyesa ba? Marami siyang pyesa kasi usual, ano na to eh, gawa sa Indonesia siya. So since ano na nga rin, nag-share sila ng parts platform. Ng platform na expander, marami ng spare parts talaga siya. So, maganda, Nissan Livina o Mitsubishi Expander? Ay, syempre Nissan Livina ako, love your own. Dito kasi, yung mga name features na incorporate dito, tulad ng mga vehicle dynamic control na trademark ni Nissan, parang nasanay na kami na tried and tested na through time. So wala sa Expander yon malamang? Wala, yung vehicle dynamic control. Anong mas mahal, Expander o Livina? Mas mahal si Expander ng konti. Okay, with regards sa price, no, magkano ba ang bagong Nissan Livina? Okay, so total of 1, 2, 3, 4, 4 variants siya. So yung pinaka entry level namin, which is e-manual, 1,029,000 lang siya. Mm-hmm. And then yung next is yung EL automatic, yung entry level automatic,
1,109,000. Mm-hmm. And then yung mid variant, which is yung VE automatic, 1,149,000. Mm-hmm. And then yung top of the line, which is itong test drive natin, si VL automatic is 1,209,000. Mm-hmm. So yun, very ano talaga siya. Affordable. Kulan nyo ko. Dari, galing dito sa likod. Wait. Ah, mahirap ang sumabuo ba? Masalo. Mahirap pumaba, pero masalo. Okay, sumakayan. Luwag. Tapos, meron yung lagayan sapatos. Ang tawag dyan? Cubby hole. Luwag din eh, oh. Lalo kapag naka-fold lahat. Luwag yan. Tsaka ito yung sinasabi natin na wooden crimson. Nice touch. Natin na almost same looking with the expander dahil dito sa rear part niya. Even the lights medyo. Ito talaga yung ano. Kasi ganyan yung rear glass ng expander.